Good morning sa inyong lahat. Pag-uusapan namin ang kultura sa iba't ibang lugar. Ang kultura ng iba't ibang lugar sa mundo ay magkakaiba. Dahil walang dalawang kultura ang parehong pareho. Sapagkat sa mga tao galing ang kultura at imposible na ang parehong tao ang nasa dalawang lugar sa parehong oras. Halika't panoorin ang aming maikling animation na aming binase sa istoryang Ang Carousel ni Ebrahim Golestan. Sige anak, pero sabihin mo muna sa mami mo na itinanda sa sambok mo. Siya siguro ang nag-iya. Tumakbo at mauna ka sa amin, anak. Ayun na, ikaw naman ang may kagustuhin na ito. Gusto kong maglakad sa pagitan niyo. Bakit hindi ka sumama? Hindi ko maintindihan. Talagang hindi ko maintindihan. Anong magagawa ko? Iduyan niya ako. Tama ka naman sa desisyon mo, syempre. Alam mo naman na dapat tama ako. Iduyan niya ako. May nasabi ba akong mali? Para kang nanunudyo. Nanunudyo ah? Huwag kayong mag-away. Natatandaan mo pa ba ng gabi nang tayo ay kasal at meron akong mga bisita? Umalis ka at tanood ng sine, at ugali mo ay may sinasabing kakaiba ang mag-iisa. Iduyan niyo ako! Tumigil ka na. Ngayon ay natutuwa kang mag-iisa. Tigilan mo na yan. Bakit? Hindi ba yan ang totoo? Zari, huwag mo ako masyadong pahirapan, ha? Nakita mo na ang ginawa mo. Sige, ituloy mo pa ang iyong panunumbat. Sakay tayo sa carousel. Sige mahal, ang maganda kong anak. Bigyan mo nga ng halikang daddy. Daddy, mag-target shooting ka. Pagkatapos na lamang ng carousel ride mo. Sige na daddy, para hindi ka mainip habang nakasakay ako sa carousel. O sige mahal, sumakay ka hanggang gusto mo. Sinabi ko bang isa lang? Mauupo na lamang kami sa labas para bantayan ka ha. Kung ganon, sasakay ako ng higit sa isa. Sige, dalawa. Hindi, tatlo. Sige, tatlo. Hindi, apat. Anak, tingnan mo. Daddy, hindi ba sinabi sa yung mag-target shooting ka? Gusto kitang makausap. Ano na naman? Oh, nung mag-usap tayo, bakit ka nagbago? Wala ka bang ibang bagay na maaari natin pag-usapan? Gusto kong maintindihan. Hindi ka naman dati ganyan. Ako? Hindi ko maintindihan. Ano bang gusto mo? Ayokong pumunta kahit saan na hindi ka kasama. Alam ko. Pakinggan mo ako, Zari. Alam mo kung gaano kita kamahal. Alam mo rin kung gaano kita kamahal. Magpakaseryoso ka nga. Mahal ko. Mahal kitang talaga. Mahal din kita. Alam ko. Masaya ako dahil mahal mo rin ako. Subalit, sapat na ba yun? Bakit ganyan ka magsalita? Gusto mo laging ipakita na hindi ka masaya. Bakit? Wala naman akong nakikitang mali sa atin maliban sa kagustuhan mong mapag-isa at malayo sa ibang tao. Bumiti ka! Sige, gagawin ko. Magsaya ka, tumawa, magsalita. Sige. Kailangan ng tao ang tumawa, magsalita at magsaya. Ang kalungkutan, mahal ko, ay nanggagaling sa ating kaibuturan. Ikaw ang lumilikha ng kalungkutan para sa iyong sarili. Naghahanap ka ng mga bagay-bagay na nagdudulot ng lungkot sa'yo. Sinabi kong oo na. Anong oo na? Sige, ang sabi ko ay oo na. Hoy! Bakit mo ginawa yun? Sir, yung anak niyo po mundikan ng mahulog. Ha? Hello? We? Tama na yan, mahal. Uwi na tayo. Ang akda na ito ay tulad ng isang prutas na nagdadala ng nutrisyon sa ating isipan.
At tulad ng pagkain, kailangan natin itong paghiwalay-hiwalayin sa mas maliliit na piraso para mas maintindihan natin ang esensya ng akda. Pagpili rin sa akdang ating susuriin ay hindi madali. Sapat na kaalamay dapat taglayin upang pagpasyahan ang napiling suriin. Kung ito'y maihahalin tulad rin sa pagkain, bago pa man ito paghiwalay-hiwalayin, ito ay dapat munang unawain upang di ka mamali ng gagawin. Ang storyang aming napili suriin ay pinamagatang Ang Carousel. Gawa ito ni Ibrahim Gulestan na sinali ni Reynaldo V. Cuano sa Filipino. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga nangyari sa akda? Ang storyang ito ay tungkol sa isang pamilya na hindi nagkakaintindihan o maaari nating sabihin na hindi nila hinaharap ang mga problema nila upang maayos ito. Sa aking palagay, ang mag-asawang ito ay may hindi pagkakaunawaan. May sama ng loob sila sa isa't isa na tila ba'y hindi nila mapag-usapan, kung kaya't habang tumatagal ay mas lumalalim lang ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Ayon sa kwento, madalas na nagtatalo sila sa mga simpleng bagay, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na. Alitan pa mula sa gabi ng kanilang kasal ang problemang kanilang hindi nire-resolba. Sa kwento, ay nakasaad doon na habang nakasakay ang bata sa carousel, ay nag-uusap ang mag-asawa. Nakatatlong ulit ang bata sa carousel at habang umiikot ito, ay unti-unti na ring naliliwanagan ang mag-asawa. Ang mga salitang mahal kita at mahal din kita, kanilang pinagpalitang sabihin sa isa't isa. Pinapakita lamang nito na kahit may mga hindi tayo pagkakaunawaan, ay kaya pa rin nating magmahal. Nagtapos ang storya sa pag-uwi ng mag-anak at tila di maliwanag ang kanilang mga nararamdaman sa oras na iyon. Ang akdang ating nasaksihan ay isang halimbawa ng tinatawag na Broken Family. Sa bansa ng pinagmulan ng akda, ang bansang Iran ay hindi gaano nakararanas ng ganito. Marami silang batas ukol sa pagpapakasal at upang maitaguyod nila ang kanilang pamilya. Sa unang bahagi ng ating pagsusuri ay ang elemento ng maikling kwento. Tauhan, ang ama na mahal ang kanyang pamilya subalit napipigilan ang kanyang sarili. Ang ina na hindi sumuko sa kanyang asawa. Ang kanilang apat na taong gulang na anak na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para mapagbati ang kanyang mga magulang. At ang tagabantay ng carousel na sinigawan ng bata. Tagbuan, sa perya kung saan makikita ang carousel at ang pinangyarihan ng istorya. Ngayon natapos na tayo sa mga karakter at stage. Pag-usapan na natin ang mismong istorya. Ang Banghay, bahagi ng maikling kwento. Panimula. Nagyayaya lumabas ang apat na taong gulang na anak ng mag-asawa at sa pagkakataong iyon ay alam na ng ama na ang may pakana nito ay ang ina. Ngunit kahit ganun pa man ay pumayag ito at sinabi sa kanyang anak na magpatirintas sa kanyang ina muna bago sila umalis. Tinirintas na ng ina ang buhok ng kanyang anak at nagsalubong ang mga mata nila ng kanyang asawa. Hindi na lamang ito pinansin, di tulad dati na sa may mga simpleng bagay ay nagkakaroon sila ng maliit na alitan. Umpisa pa lamang ay masasabi nang may problema ang mag-asawa. Ngunit, ayaw nila ipakita sa kanilang anak na may problema sila, kaya sa harap ng bata ay nagpapanggap silang walang problema. Tunggalian, tao laban sa tao at tao laban sa sarili. Ito ay tao laban sa tao dahil ang may salaranin na dapat lutasin ay ang mag-asawa. Di sila magkaintindihan, kaya naging dahilan ito ng kanilang alitan. Ito rin ay tao laban sa sarili, dahil ang problema na kanyang pinagdadaanan ay bunga ng kanyang sariling desisyon. Kung ayaw mo na tulungan ka sa problema ng iyong tinatahak, ikaw ang pinakatumatalo sa iyong sarili. Nais kang tulungan ng iba, subalit tinatanggay mo sila. Ang kalaban mo ay ang problema na ikaw mismo ang lumikha. Saglit na kasiglahan. Habang naglalakad ang mag-anak, ay magkakahawak sila ng kamay. Sinimulang subukan ng babae na kausapin ang lalaki ukol sa ginawa ng lalaki na bumabagabag sa kanya. Ngunit, imbis na mahinahong usapan ang maganap, ay naging isang maikling alitan pa muli ito. Kasukdulan o suliranin.
Hindi nag-uusap ng maayos ang mag-asawa, kaya hindi nila maresolba ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Naiipit sa gitna ang kanilang anak, kaya naman may mga pagkakataon na umiiwas ang bata sa kanila sa tuwing magkakaroon sila ng sumbatan. Kakalasan, kahit na nakapag-usap na ang mag-asawa, ay hindi pa rin sinabi kung ang kanilang problema ba ay naresolba. Kung kaya't, ang story na ito ay maaaring walang kakalasan. Pero, masasabi rin natin na medyo nag-ayos sila noong nakita nila ang kanilang anak na nasa carousel. Wakas, natapos na ang ikatlong ikot ng carousel at bumaba na ang bata. Ang mag-asawa ay muling bumalik sa dati na kung saan ay nagpapanggap silang masaya sa harap ng kanilang anak. Tulad ng nakasaad sa itaas, ay hindi sinabi kung naayos nila ang kanilang problema. Kung kaya't, ang wakas ng storya ay tila parang isang misteryong hindi nalaman ang kinalabasan. Para naman sa ikahuling bahagi ng ating pagsusuri ay ang paksang bisa. Isip, ang pag-unawa at pagpapasensya ay mga katangiang dapat mayroon ka, lalo na kung ikaw ay magsisimula ng pamilya. Marami kang tatahaking landas o problema na tanging pag-unawa at pagpapasensya lamang ang magiging sandata mo. Upang ang iyong pagsasama rin ay magtagal at hindi masira, dapat mayroon ka nun. Aral, ating unawain ang isa't isa, lalo na kung hindi natin alam ang dahilan sa kanilang mga aksyon. Alam kong mahirap unawain ang taong nakasakit sa atin, subalit dapat pa rin natin gawin ito. Dahil kung mahal mo talaga ang isang tao, kahit na masakit sa'yo, ay gagawin mo pa rin para sa ikabubuti ng inyong pagsasama. Siyempre, hindi dapat laging ganito. Dapat alam mo rin ang hangganan ng iyong pasensya. Dahil tao lamang rin tayo at lahat tayo ay bumibigay rin. Asal, simula ngayon, mas papalawakin ko pa ang aking isipan upang mas maunawaan ko ang mga tao sa aking paligid. Lahat tayo may pinagdadaanan kung kaya't ang maaari na lamang natin gawin ay unawain ang isa't isa. Ang kagandahan ng akda na humatak sa aming pansin ay ang kagandahan ng pagmamahal ng magulang. Kahit na saang lugar man o saang bansa, ang pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak ay palaging makikita. May diferensya man ang ating kultura, subalit ang pagmamahal sa ating mga anak at magulang ay makikita palagi. Maaaring sa iba't ibang anyo at uri man ang paraan para ipakita ito, hindi ito mawawala sa puso ng mga tao. Tao ang aking sinabi, dahil ang mga magulang na hindi nagmahal sa kanilang mga anak nang dahil sa walang kwentang dahilan ay hindi matuturi bilang tao. Ayun lamang sa amin. Salamat. Ang ganda ng akda, no? Kaso, hindi natin alam yung ending. Sa tingin mo, ano kaya yung magiging ending nun? Hindi rin ako sure eh, pero so nakikita ko, parang magiging sila ulit sa dulo, no? Parang ganyan. Siguro, ha? Sana, no? Kung ikaw yung lalaki sa akda, anong gagawin mo? Feeling ko, matutulog ako, tapos okay na. Itutulog na lang eh, no?